Dapat bang paniwalaan ang Biblia? Gawa lang daw ito ng tao. Madali naman sagutin yun eh. Ba't gawa raw ng tao? Ba't ikagawa lang ng tao yung naniniwala ka? Bakit? Yung bang kinakain mo? Yung dinadamit mo? Ah, yung mang pinggan na kinakainan mo? Sino gumawa? Ang tao rin gumawa nun eh. Eh tanong, ba't nga tao gumawa? Kasi kung ipapagawa ng Diyos yung Biblia sa manok, hindi mo maintindihan. Di ba? Eh meron eh. Ang pangit ay kasumulat. Yan naman, pangit-pangit naman ay kasulat mo, sulat manok. O tinan mo, hindi mo pala maintindihan yung sulat ng manok. Ipagawa ba ng Diyos yan sa anghel, maintindihan mo? Hindi. Ang Biblia para sa tao. Kaya tao ang pinagawa ng Diyos para maintindihan ng tao ang Biblia. Yan ang dapat na maintindihan doon. Hindi ko mo ginawa ng tao, hindi ka naman iniwala. Ngayon, may gawa ang tao na hindi dapat paniwalaan. Aling gawa? Yung gawang wala sa katwiran ng Diyos. Hindi ba? Yun ang di mo dapat. Yung kasinungalingan, yung pandaraya, yun ang huwag mong paniwalaan. Pero ang Biblia, isinulat ng tao, inimprenta ng tao. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Ha? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama ba o hindi? Tama yun. Kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. Tama yun sabi ng Diyos na igalang mo tatay mo't nanay mo eh. Biro mo tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadapog-dapugan mo, tarantado ka. Dapat igalang mo yung magulang mo. Sabi nga ng pasyon, kahit natatarin mo ang laman at ang iyong buto, sampu ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Tama? Kaya ang magulang, pinakakautangan mo ng loob. Dapat mo pang paniwalaan o hindi? Dapat. Eh sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Tama ba o hindi? Huwag kang magnanakaw. Isinulat nga ng tao, pero mali ba yun? Parang ganito. Sabi nung bata, sabi nung kapatid mong bata, kuya, pag hindi ka kumain, isang taon, mamamatay ka. Oh. Kung mo ba bata ang nagsabi, hindi mo papaniwalaan? Oh. Ganito lang yun. Yung piso, totoong piso, padala mo sa bata. Magkano yun? Magkano? Piso. Piso. Padala mo sa abogado, magkano yun? Piso. Piso pa rin. Padala mo sa luko-luko, magkano yun? Piso pa rin. Piso pa rin. Di na babago yung piso, kahit sino may dala. Ang tao lang ang tanga, hindi marunong umunawa. Ganito, si Imelda Marcos, pagsuotin mo ng puwit ng baso, tanong mo sa tao, ano yung suot ni Imelda? Ay, brilyante yan. Yung brilyante, pasuot mo sa pulubi. O, yun. Ay, puwit ng baso yan. Eh, kasi tanga ka eh. Hinahatulan mo yung estado ng tao. Huwag kang maghumatol sa estado ng tao. Kahit bata ang nagsasalita, pag totoo sinasabi, paniwalaan mo. Di ba? Kahit bata, ang totoo, sa husgado, mas pinaniniwalaan pa ang bata kaysa sa matanda. Di ba? Pag ang bata nagtestimony sa husgado, mas naniniwala hukom eh. Bakit? Kasi most probably, ang bata nagsasabi ng totoo. Yan, yun ang logic doon. Ano ibig sabihin? Hindi ko mo tao, hindi mo na paniniwalaan. Oh. Lalo na kung ang sinasabi ng tao ay galing sa Diyos, tagasulat lang naman siya, ang Diyos naman ang nagdidikta, ba't di ka maniniwala? Oh, di ba? Yung sinasabi mo, harap mo sa akin, paniniwalain natin. Meron kasi akong nakausap sa PGH nung araw ano, isang doktor, hindi raw siya naniniwala sa Biblia. Eh, para akong naintriga, Dok, alin ka ako sa Biblia, hindi niyo pinaniniwalaan? Masa ikaw yung Biblia, hindi ako naniniwala dyan. Gawa ng tao yan. Ah, ganun mo ba? Eh, Dok, pwede ba babasahin ko lang sandali ang Biblia? Sabihin niyo sa akin kung naniniwala kayo ko hindi. Sabi ko, binasa ko, huwag kang sisiping sa babae sa panahon ng kanyang karumihan, sa kanyang karumalan. Dito, Dok, sabi ng Diyos, di raw maganda yung babae, sisipingan mo pag may regla. Ah, yan, naniniwala ako dyan. Talagang tama yan. Hindi niya pwede hindi paniwalaan, doktor siya. Pag hindi, sasampalin ko siya. O, di ba? Isasampal ko sa kanya yung katwirang nasa Biblia. At di naniniwala siya ron. Dok, ito pa, babasa pa ako isa rito. Sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakahawak ng bangkay,
ng isang hayop na karumaldumal o ng isang taong namatay, maliligo ka at maghuhugas ka ng kamay. Tama ba yun, Dok? Hindi siya pwedeng tumutol eh. Eh kasi siya, buhay pa, hinahawakan niya pagkatapos na isang pasyente, hukas. Pagkatapos na hipuhin sa pasyente, hukas. Eh hindi pa patay yun, buhay pa yun. Hugas lang siyang hugas. Eh sa Biblia, pag patay, hugas ka. Naliligo ka pa. Tama ho ba yun, Dok? Ano? Medically and scientifically, tama yun. Ah, oo, yan. Tama yan, naniniwala ako dyan. De lahat nung may kinalaman sa doktor, pinagbabasa ko. Mamayang konti, nakakaisang oras na kami. Sabi mo, Dok, di ka naniniwala sa Biblia. Alin ang hindi mo pinapaniwalaan sa Biblia? Hindi siya makasagot eh. Natulala siya eh. Lahat ng basahin ko, naniniwala siya. Pag magkakain ka, ikaw maghugas kang kamay. Pag tatay ka, tabunan mo ng lupa. Nasa Biblia eh. Tatututulan niya ba yung doktor siya? Sabihin ba niya, hindi, pagkatay mo, iwan mo na lang niya. Pabayaan mo kainin ng aso. Ganun ba? Eh, hindi ka doktor niyan. Nakalagay doon, pag tumay ka, tatakpan mo ng lupa. Oh, tama ba yun, Dok? Tama raw. Eh, nung kabasa-basa, bandang huli, alam mo, sabi niya, totoo pala yung Biblia. O, kita mo na, di naniwala siya. Kaya lang mo sinasabi, yung iba pangas eh, yan naman ikang Biblia, kulang yan eh. Meron lang nakausap nung araw, pare, yan naman ikang Biblia, kulang yan eh, padre. Sabi ko, okay. Alin ho ang kulang sa Biblia? Kasi pag sinabi niyong kulang, dapat alam niyo yung buo. Tama po ako o hindi? Halimbawa, tinawag mo yung mga anak. Halika yung lahat, mga anak! Dumating, walo. Ba't kulang? Sabi ni nanay, ba't kulang? Kasi alam niya siya mga anak niya. Kaya mo muna sabi kulang, alam mo yung buo. Tama o hindi? Sabi nung pare, kulang daw Biblia. Ano kulang, padre? Ha? Siyensya, nasa Biblia. Psikolohiya, nasa Biblia. Aritmetika, nasa Biblia. Lahat ng maiisip mo, nasa Biblia. Gusto mo, patunayan ko sa'yo. Mag-isip ka ng kahit anong bagay, babasahin ko sa Biblia. Yung hindi mo nga naiisip, pwede ko pa rin basahin sa Biblia. Ano ang kulang sa Biblia? Bakit mo sasabihin kulang ang Biblia? Para mo masabing kulang ang Biblia, alam mo ang buo. Eh, sino naman nakakaalam ng buo kundi ang Diyos? Wala naman iba nakakaalam ng buo kundi ang Diyos eh. Ako man, marami kong hindi alam eh. O, diba? Pero kung lahat lang nung iisipin mo ang itatanong mo sa akin, lahat yon, ginagarantiyahan ko sa'yo, babasahin ko sa Biblia, lahat. Gusto mo, pati ampalaya, babasahin ko sa Biblia. Pati bawang, pati pipino nasa Biblia, sibuyas nasa Biblia, ampalaya nasa Biblia. Ano pa rito ang alam niyong gulay? Yan, nasa Biblia yan. Ito ba? Totoo ba itong bulaklak na to? Yan, nasa Biblia yan. Pati nga bulaklak na artificial, nasa Biblia rin eh. Yung paper roses, nasa Biblia yon. Aeroplano, nasa Biblia. Computer, nasa Biblia. Gusto niyo, lahat nandun yun. Walang kulang yun. Ano pa tatanong mo? Pati nga numismatics, nasa Biblia eh. Pati anthropology, nasa Biblia yon. Anthropology, nasa Biblia yon. Yung tropology, nasa Biblia yon. Walang kulang ang Biblia. Ako po kasi sa nakaraang mga 34 anyos, 35 na pala, sa awa ng Diyos, na nakagiliwang ko na yung sinasabi sa Biblia, isipin at pag-aralan. Kaiisip ko, napatunayan ko. Sabi ng Diyos, pakinggan niyo. Isipin mo ang sinasabi ko at sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ayun ang sabi ng Diyos. Isipin mo ang sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Kaya pag mag-iisip ka lang, maintindihan mo yan. Mag-isip ka po. Pati buhok, nasa Biblia. Diba? Pati kalbo, nasa Biblia rin. Si Pogi, nasa Biblia yun. Alaan nyo? Ha? Wala kang iisipin, wala sa Biblia.